Trenton? Trenton? Sir? Bakit? Kain na po tayo, sir. Di ako nagugutom. Eh, sir naman, buong araw na po kayo hindi kumakain. Ayan, alauna na po ng hapon. Sige na po. Nurse, nagpunta ako dito para magpalamig. Hindi para kumain. Alam niyo, sir, menudo yung niluto ngayon. Kahit tikman niyo lang po, baka magbago isip niyo. Kahit tikman niyo lang po. Ano ba? Kulit mo eh! Kulit mo eh! Sinabi nang di ako gutom eh! Ano ko, bata? Susubuan mo? Anton, anak, she's just doing her job. Ano ka ba naman? Nurse, pakiabot yung phone ko. Thank you. Madam Emily, I'm so sorry po, pero hindi ko na po talaga kaya. Magre-resign na po ako. Teka muna, wala ka pa isang buwan dito ah. Pasensya na po, pero magre-resign na talaga ako. Ha? Huh? Anton, ano ka ba naman anak? Lagi na lang ba tayong ganyan? Pang ilang nurse na yan? Alam mo, wala talagang tatagal sa'yo pag ganyan ka ng ganyan. E palagi na lang tayong iniiwan. Anong bago? Girlfriend ko nga, iniwan ako eh. Nurse pa kaya? Hello? Amiga? Naalala mo ba noon, may nabanggit ka sa akin na meron kang kakilala na merong anak na nurse? Oo, yung planchadora. Naku, okay na okay yon, Mars. Okay. Okay, thank you. Bye-bye. Sweetheart, hindi mo mala sinabi muna sa anak natin kung gusto niyo yung trabaho niyan. Umuo ka na kagad. Naman. Eh, umuo ka na kagad eh. Hindi ba matagal na naghahanap ng trabaho yung anak mo? O, ayan na. Ang lapit pa nga eh, pwede pang lakarin. At saka, naku, hindi na tayo mag-aalala, no? Tulad doon na lagi na lang siya madaling araw kung umuwi. At saka, sweetheart, binatang bulag naman yung pasyente ng anak mo. Sisiw lang yon kay Gigi. Uy, saan na ba yun? Mom! Mom! Aji? Dad! I brought you pandesal for merienda. Later, get baby. Later for me. Kasi, gutom na ako. Napagod pa ako. Kakahanap ng trabaho sa morgue, clinic, hospital. Wala, wala. Wala talaga. Ako, anak, huwag ka na mag-alala. Bukas may bagong trabaho ka na. Ba? Huh? Pagsisimula ka na akin ng Madam Emily Cervantes dyan sa kabilang village. Ay, yung may anak na nabulog sa rebentador. Correct. Siya nga. Teka. Di ba sabi nung kapitbahay natin na dating labandera doon, yung masungit daw yung bata mo? Eh, talo pa daw nun yung halibaw sa Beauty and the Beast eh. Oh, sweetheart, baka naman namurong yung anak mo. Chill. Chill, mommy. Chill, daddy. Ang bahala. Kaya ko yan. Ang bahala dyan. Basta importante, may trabaho na ako. Po, teka. Po? Matandaan mo, ha? Po. Huwag na huwag kang papatol sa may kapansanan. Kailangan, maganda ka na, mabait pa. Oo, tay. Promise, okay? You can count on me. Okay. Sweldo ko, papasal ko, pamilya ko, pare. Bibiraw sa lang ako. Ano, pare, pag-sweldo ko. Kapasal ko lang, puro ka babae. Hala siguro nung bis na yan, siya si Beauty. Lakas ng loob, punto na yan. Tingnan mo. Pare, sa'yo yata nakatingin. Huwag sa'yo may gusto. Oh? Ano? Sa'kin? Ito na lang, papare na lang ako. Oh. Ay! Ako ba pinapatamaan ninyo? Ha? Bakit? Meron ba mga iba?
Akala mo yun ako. Ay, nako. Pagbiraos na lang. Akala nyo dyan, ah. Akala nyo, ah. Pala mukha nyo, mga bastos kayo. Ito mo, napipikon. Ha? Salamat kayo, nagmamadali ako. Okay. Para ba, no? Kaya. Saan na naman ako sa asawa ninyo? Wala siya. Ilayo mo na yan. Doon po. Nako. Maganda ako sa asawa ninyo, huy. Pare, maganda ba asawa mo? Baby Rose na lang. Kaya please lang, make sure nasa lugar ang lahat ng kasangkapan sa kwarto ni Anton, ha? Huwag mong babaguhin ang pwesto, kundi madidisorient yung anak ko. Ano, malinaw ba? Nurse Gigi! Sorry po. Malinaw ba lahat ng mga instructions ko sa'yo? Yes, ma'am. Malinaw po lahat. Nakuha ko lahat. And I'm very pleased to work with you at your service. Nagpapatawa ka ba, nurse? As if naman nakikita ni Anton yung kamay mo. Sorry, madam. Carried away lang ako, madam. Carried away ka sa kagwapuhan ng anak ko. Abay, syempre, no? Beauty queen ata ang nanay niya. Yes, madam. Confirmed. Kita-kita po sa inyong tindig. You are an epitome of beauty. Oh, kung malinaw na lahat sa'yo, I have to go at meron akong lunch date sa mga amigas ko. Okay, Ramoncito! Oh, tara na. Bye, ma. Bye. Bye, Ramoncito. Bye, madam. Enjoy! Alam mo, nurse, if you want to quit, do it already. Kung pagsisisihan mo na sinayang mo ang oras ko o oras mo, feel free to leave anytime you want. Okay? Tsaka hindi ko kailangan ng tulong mo o awa mo just because I'm blind. No. Hindi ko kailangan yan. Si mami lang naman ang makulit eh. Okay? Kayak na dyan. Hindi ako bingi, nurse. Bulag ako. Ito naman, sir. Di ka na mabiro. Sir, nandito pa po ako. Ano ba? Sir, alam niyo ba, sir, may mga orchids yung mama mo? Ang gaganda nga po, ang babango eh. Sir, sobrang bango talaga, Lika, sir. Aakain ko kayo, amuyin niyo, sir. Nurse, pwede ba? Leave me alone. Uwis ka na. Sir, grabe naman. Sir, wala namang ganyanan, sir. Ang sungit niyo naman. Sir, alam niyo po kasi, ikikwento ko sa inyo. Mahal na mahal ko po yung trabaho ko.
love na love ko po talaga yung nursing. Kasi sir, hindi nyo na itatanong, meron akong lola dati. 93 years old na yun. Tapos minsan nagkaroon siya ng malubang sakit. So parang nalungkot kami sa bahay. Inalagaan ko yun ng 3 taon. Sir, ako lang nag-alaga nun. Ako lang nagpupunas. Ako nagpapakain. Ako nagbumibili ng mga gamot niya, sir. Ako lahat. Kaya sir, ko ano man po yung agam-agam niyo sa puso ninyo to ko sa akin. Huwag kayo mag-alala, sir. Matapat po ako at maaasahan. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ayos pala yung pasensya mo eh, may bayad. Teka, baka naman kinikilig ka lang sa akin, kaya ka nagtsatsaga. Oh! Buti yung boyfriend mo, hindi... Hindi ano po? Hindi sumasakit yung ulo, daldal mo eh. Oh, grabe ka naman, sir! Wala akong boyfriend, sir. Ew! Wala kang boyfriend? Ah, baka siguro pangit ka. Kaya walang nag-a-attempt. Grabe ka naman sa akin, sir. Bakit ka, no, nurse? Excuse me, Nurse Gigi po. May pangalan po ako, Nurse Gigi. Gigi. Ay, ganda-ganda. Ah, sige, sir. Sige, sir. Focus. Ano ba? Akin na nga yan. Sige, babalik ko na. Sige, sir. Sabihin na nating pangit ako. Sabihin lang natin, huwag mong isipin. Huwag mong isipin, huwag kang nag-i-imagine. Itigil mo yan. Okay, sabihin na natin gano'n. Pero kung yung makakasama ko naman, super pangit ang ugali, eh lamang pa rin ako dahil hindi niya ako iiwan dahil masama ang ugali ko. Iibok ko siya dahil ang sama ng ugali niya. At saka, sir, I, Gigi Abueva, deserve better. Ouch. Nurse, dahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Kasi hindi naman lahat ng taong iniiwan, deserve nila yung maiwan. Huh? Sino sabi? Ako. Alam ko. Dahil iniwan ako ng fiancé ko. Sakto pa nga, kung kailan kailangan ko siya sa tabi ko, iniwan niya ako. I thought she loved me. Kamali pala ako. Sir, alam ko yung ganyang feeling eh. Kasi minsan na rin akong galit sa mundo eh. Kasi sir, tayong mga nasasaktan, meron tayong tendency na manakit ng kapwa. Pero sir, may option naman tayong maging masaya. At magiging masaya lang tayo kapag tinalikuran natin yung pagiging bitter. Diba, sir? Kaya kahit ano pang estado, kahit bulag, pangit, mataba, matangkad, payat, we deserve to be happy. Hindi man kagandahan si Gigi, punong-puno naman ng pagmamahal ang kanyang puso. Ang tanong, makita kaya ito ng kanyang bulag at gwapong pasyente na ubod naman ng pangit ang ugali at puno pa ng hinanakit sa buhay? Sabi nga nila, bulag daw ang pag-ibig. Pero mahanap pa kaya ng ating dalawang bidang sina Gigi at Anton ang pagmamahal na matagal na nilang hinahanap? First time yata nangyari na tumagal ng ganito ang isang nurse sa anak ko. Madam, baka naman po nag-a-adjust pa sa pagkabulag si Sir Anton, kaya po siya nagkakaroon ng tantrums noon. Ay, hindi lang sa pagkabulag nag-a-adjust si Anton, Nurse Gigi. Mula nang iwan siya ng kanyang nobya dahil sa pagkabulag, eh, nawala na siya ng tiwala sa mga tao. Gigi! Gigi! Aba, talagang first name basis na pala ang tawagan ninyo. Anyway, off ka na. Ako na lang. Hindi, madam. Ako na po. Okay naman. Okay. Ako na po. Ha? Huh? Oh, hindi naman po akong nagmamadali umalis. Ako na po magpunta kay Sir Anton. Sige. Salamat, ha? Apa. Bakit po, Sir Anton? Gigi, nalaglagasin yung sambal eh. Pwede bang isulat? Ah, sige po. Ito. Ito. Ano ko, buti hindi naapakan, sir. Ito. Ay, Diyos ko! Yung bata na hulog! Kitaka! Yan ang, sir, yung, Anton, sir, ay... Ayan, yan, sir. Sir, ito po yung sabon. Salamat. Yan. Salamat. Yan.
Kasi si Razan po ba yung si Ramoncito? Di ba siya po ang nag-aalala sa inyo kapag naliligo? Nagbakasyon kasi. Tsaka mula nang dumating ka naman sa kanila. Sa'yo na inaasa lahat, di ba? Oo. Di naman po siya nagbilin. E di sana nasamahan ko po kayo dito. Anton? Nurse Gigi! Si Anton? Ay, nasa banyo po, madam. Kaya po pala ako pinatawag kasi nahulog yung sabon. Nagpatulong po. Bakit ka basa? Oh, kasi po yung anak niyo po parang bata. Pinasabo ako. Pero okay lang po. Uuwi naman na ako, ma'am. Anyway, kakatawag lang ng ospital. Bakit po? May organ donor na pwedeng itest kung compatible kay Anton. Ay, madam. Organ donor, ibig sabihin po may posible pong... Posible po makakita si Sir Anton? Yes, Nurse Gigi! If God willing, pwedeng operahan si Anton and he may be able to see again! Ano ko? Ma'am! Madam! Madam! Utika muna, basa ka! Madam! Makakita! Oh, naku, Diyos ko, madam! Sige, ipagdadasal ko yan, ma'am! Hindi yan good news. Anong hindi good news? Ikaw ang nega mo na naman. Dapat positive ka. Dapat matuwa ka sa balita ng mama mo. Gigi, alam mo, nagka-donor na rin kami dati. Tapos ang nangyari, hindi rin natuloy. Umasa lang ako sa wala. Siyempre, nakakasama rin ang loob. Buti nga ikaw may pag-asa ka pang makakita. Ako nga wala na ako pag-asa gumanda eh. Alam mo, ikaw talaga, ngayon lang akong ulit tumawa ng ganito. Salamat, ha? Sir? Sir, tulog na tayo, sir. Kasi, sir, yung oras ko sa sarili ko, yung oras ko sa pamilya ko, medyo kinakain nyo na, sir. Naaantok na rin ako, eh. Okay lang ba, sir? Pwede lang kasi dito ka na mag-stay. Kasi lagi mo ako napapasaya. Hulo siya. Sige na, sir. Sir Anton, tulog na po ako. Ano ba, Gigi? Sinabi ko na sa'yo noon yan, di ba? Huwag mo na akong tawaging sir. Please, Anton na lang. Okay. Anton, good night. Good night. Night. Nighty-night. Nang dahil sa nakakaaliw at masayahing si Gigi, ang dating masungit na pasyente, unti-unti na rin nagbabago. Pero kung si Gigi ay parang nai-inlove na kay Anton, si Anton rin ba ma-inlove pa rin sa kanyang maarugang nurse kung sakaling mabalik na ang kanyang paningin? Caramel cake. Favorite ko kasi tayo. Tara, kain ka. Hindi, okay lang. Wag na. So, anong sineselebrate natin? Wala tayong sineselebrate. Actually, oo nga, no. May sineselebrate tayo. Sineselebrate natin yung unti-unti nang nawawala yung bitterness sa puso ko. Siyempre, naging mahalagang role. Mahalaga yung role mo sa nangyari sa akin. Kaya, forever thankful ako sa'yo. Kaya kain na tayo. Gusto mo, subukan kita. Ha? Ano? Subukan kita. Alam mo kung nasan bibig ko? Ha? Alam mo kung nasan bibig ko? Akin na yung mukha mo. Dali. Okay na. Ito. Yan. Yan. Mukha yan, ha? Alam ko gagawin mo, eh. Ito ba mukha mo? Saan? Sige. Diretso! Ito! Ayan o! Daya mo! Ito ba? Ituro mo! Nakikinig yung boses mo. Anton, anak! What are you guys doing? Ako, may bisita pa naman tayo. Anton? Ma? Is that... Anton?
Anton, it's me. It's Diane. I'm back. Ma'am, sir, ano? Alis po muna. Excuse me po. Hindi, Gigi. Po. Dito ka lang. Si Diane pala, Gigi. Siya yung kinikwento ko sa'yo na ex-girlfriend ko na iniwan ako sa ere. Anton, anak, huwag kang ganyan. Anton, I'm really sorry. I am so sorry for leaving you behind. Now that I've realized how much I hurt you and... I still love you, Anton. I still love you. Diane, bitawan mo. Ano bang kailangan mo? Bakit ka pa bumalik, ha? Ano? Anton, nagpakumbaba na nga si Diane. Para... Para ano, ma? Bakit ba siya nandito ngayon? Ano? Siguro sinabi mo. Ano, umaasa siya na nalaman niya na may operasyon ako? Na there's a huge possibility na makakakita ako ulit. Ano, Diane? Kaya ka nandito, di ba? Para pag nakakita na ako, iniisip mo na babalikan kita. Na gusto ko makita ka ulit. Tapos ano, wala ka nang halaga ang bulag. Kaya ka ba nandito, ha? Tita, I'm sorry. Anton is not yet ready. I'm really sorry. Sandali, iha! Wait! Anton, pwede ba kita makausap? Ma, if it's about Diane, tagal ko na siyang napatawad. I have to move on. Gagawin ko yun nang wala siya sa buhay ko. Ay. Sige, if that's your decision, di I'll respect that. Pero gusto ko lang malaman mo na I was the one who convinced her para kausapin ka. Takot nga siya na kausapin ka on her own eh. Kasi baka daw siyang pahiya. And unfortunately, yun nga ang nangyari. Okay, ma. I apologize for that. Pero ma, kailangan ko sabihin sa kanya yung nararamdaman ko. Alam niyo naman yung naging effect sa akin ng pag-iwan niya sa akin eh. If she felt rejected, so am I. Ako nga, iniwan niya nang walang paalam eh. Kaya please, bigay niyo na sa akin to, ma. I have to tell her what I feel. Pasensya ka na, anak, at pinakialaman na naman kita. I just want what's best for you. Pero I guess I'm useless here, kaya I'm sorry. Baka gusto mo na mapag-isa. Gigi, saglit. Gigi. Here. Hindi ko pa nasasabi sa'yo, Gigi. Thank you, ah. Kasi kahit anong tulak ko sa'yo, hindi mo ako iniwan. Kaya lagi kita pasasalamatan. Madam, alis na po ako. Ah, sandali lang. Dahil ako na yung bag ko. Yes, ma'am. Hello! Ito po.
Oh, eto na yung pera mo mula sa huling sweldo mo until today. Today is your last day with us. Ma'am, bakit po? Alam mo ba kung bakit, Gigi? Because I feel na meron kang nararamdaman para sa anak ko. At para sa akin, that is very unprofessional and unbecoming of a woman. Nandito ka para magtrabaho at hindi para maglandi. Madam, hindi ko po nilalandi yung anak ninyo. Alam mo, Anton may be blind, but he's not dumb. Sa oras na mapaoperahan ko siya at makakita siya muli, do you think he will be dumb enough not to realize that you took advantage of him? Ma'am, wala po akong intensyon na ganyan, madam. Okay, kung wala, di fine. Basta ang mahalaga, eh huwag ka nang magpakita sa amin dito. I will just tell Anton na you resigned. At kung ikaw naman alam mo ang tama sa mali, sana kusa ka na lang na lumayo. Ano, Gigi, nagkakaintindihan ba tayo? Opo, madam. Sige po, kayo po yung masusunod. Last na iyak ko na ito, Tay. Itutodo ko na lahat. Iiyak ko na lahat hanggang hating gabi para bukas wala na akong maiiyak pa. Todo na to. Tama yan. Nakukuha ko sa'yo. Tanggapin mo na yung trabaho mo sa ospital. Ano to? Nay? Nay, ala? Nay, si Anton tumatawag na naman. Oh, Mami Didit, dahan-dahan po. Dinong dadaan? Hindi po, dahan-dahan. One step at a time. Napapagod na. Ay, opo. Sige, dito ka, Mami. Dahan-dahan po, Mami. Our friendship. Init eh. Pwede ba kitang maabala sandali? Sure. Ano yan? Kailangan mo ng kayakap? May problema ka na naman ba? Hindi, no. Alam mo, may balita ako dun sa dati mong pasyente. Nakakakita na ngayon si Anton. Totoo ba yan? Oo, friendship. Successful ang operation. Happy, di ba? Ano? Hindi ka masaya para sa kanya? Nalulungkot ka kasi iniisip mo pag nakakita na si Anton, nahanapin ka. Naku naman, anak! Huwag ka nang umasa. Masasaktan ka lang. Naku. Nay, kinala mo naman ako eh. Wala akong may tatago sa'yo. Alam mo nga kulay ng panty ko eh. Pink! Ay, siyempre. Lahat ng binibili mong panty, Pink. Nay, marinig ka ng kapatay. Ano ba naman, anak? Pinapatawa lang kita kasi tigilan mo na nga yan. Ano, kailan buwan na rin naman na nakakalipas? Naku, panibagong yung tunan ng buhay mo to, ha? At saka, yung si Anton, ha? Naku, tapos na yung chapter nga, na? Nay. Close book na. Sige, Nay. Focus na ako. Focus! Focus ako. Yan. Focus. Yes. Focus! Wala na ka, Anton. Wala na. Nay, nakakalimutan ko na si Anton. Yes! Wala ka na, Anton. Nay! Wala si Anton. Anton. Nay? Aupo. Anton? Nay, si Anton? Ano? Nay, si Anton, Nay! Ano si Anton? Nay, si Anton! Si Anton, nakita ko si Anton eh. Si Anton nga. Uy! Sige na. Tayo na! Harapin mo na! Adyan eh! Ano ba? Nakapirandahan ka lang nga niya. Ano pa nga? Ay, naku ha! Naku, eh wag mo sayangin ang ganda mo, anak. Sige, okay ba? Ako ang nanay mo. Tanda mo. Lahat tayo na magaganda. Oh, go. Sige na, kaya ko lang. Dali! Ano mo? Teka lang yung shirt ko. Sige na. Ikaw ba si... Ako yung nag-alaga sa'yo. Si Gigi. Tatayo ka na lang ba dyan? Gulat ka, no? Ganda ka, no? Gigi, pangalan ko kasi gandang-ganda ako sa sarili ko. Ako lang.
Alam ko ikaw hindi. Kasi bago ka mabulag, di ba mahilig ka sa maganda? Ngayon nakakita ka na, syempre. Babalik ka sa dati. Sa akin ba yan? Mm-hmm. Para sa'yo. Kalimutan mo na ata eh. Sige, kung nakalimutan mo na, kalimutan ko na rin binisita mo ako. Okay ba yun? Ha? Sige, good night. Sige, bye. Doon yung sakayan. Sorry. Di ba ito alam ng mama mo? Di ba alam ng girlfriend mo, si Dayan? Gigi, ipaglalabang kita kay mama. Si Dayan? Hindi ko nababalikan yun kahit kailan. Ba talaga ba? Kahit nag-sorry na siya sa'yo? Nagsasorry ka ba sa akin ngayon? Kung ganun, pwes hindi ko tinatanggap yung sorry mo. Hindi ko kailangan yung friendship mo. Eh, hindi lang naman friendship ang habol ko sa'yo, Gigi. Gigi, mahal kita. Ang haba lang din. Ang haba dyan. Ano? Yung mukha. Hindi ako na in love sa'yo kasi gwapo ka. Hindi ako na in love sa'yo sa yaman nyo. Na in love ako sa'yo kasi tapat ka sa akin. Ikaw lang. Salamat. Alam ko, naging tapat tayo sa isa't isa. Kaya hayaan mo. Kaya mong iparamdam ko sa'yo ito. Hindi, lulukohin lang yan. Ngayong nagkaroon na ng linaw ang isipan ni Anton, nakita niya na ang paggalinga at tunay na pagmamahal ang mas mahalaga sa kanya. Mga bagay na naramdaman lang niya kay Gigi. Pagdating sa pag-ibig, tunay ngang love is blind. Pero hindi ito nababase sa ating nakikita, kundi sa tunay na nararamdaman ng ating puso. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Carla Abellana at ito ang Karelasyon.